Grabe, sobrang nadismaya talaga ako nung unang test ko sa product na ito. Tingnan mo naman, grabe kong maka-stick. Parang ikaw, di makaalis-alis kahit di na pwede. Charot. Anyway, nag-order ako last week ng non-stick honeycomb wok sa Shopee at napili ko ang Omi dahil Shopee Mall nga ito at maraming review na maganda daw talaga itong lutuan. So, eto na nga, binubuksan ko na. In fairness, okay ang pagkabalot niya. Sinabay ko na rin ang gunting at pantanggal ng balahibo ng pusa at aso sa damit dahil matagal ko nang itong problema. Ayan mga ating, first impression ko, maganda at matibay siya. Okay, tara itest na natin. Una kong ginawa yung walang mantika. Pinainit ko muna ang wok at eto na nga, nahirapan akong baliktarin ang itlog gaya ng nakikita nyo ngayon. Honestly, hindi ko talaga siya nagustuhan guys, so ang rating ko dito is failed. Next naman ay yung may mantika. Pinainit ko muna muli ang wok, then naglagay ako ng konting mantika. So nilagay ko na ang itlog hoping hindi siya didikit. Pero as you can see mga ateng, nahirapan pa rin akong i-flip ang itlog. Anyway, nagtanong-tanong ako kung bakit hindi non-stick itong nabili ko. May nagsabi sa akin na kailangan mo na daw i-season ang wok para maging 100% na maging non-stick ito. So akala ko lagyan lang ng seasoning, hindi pala, ganito pala yon. Ang ginawa ko eh, nagpakulo ako ng tubig sa wok na may halong liquid soap o dishwashing soap. Pinakuloan ko siya ng 20 minutes. Take note mga ateng, dalawang beses mo itong gagawin. Bahala na kayo dyan. Hugasan ng maigi bago gamitin ang wok. So after ng mahabang pagpapakulo-kulo, ang gulo-gulo, magluto na tayo, seriously gutom na ako. Kaya scrambled egg na paborito ko naman at inulam ko yan after. Nagpahid ako ng konting mantika gamit ang silicone brush. Na-excite tuloy ako sa mga oras na yan hoping maayos na ang resulta. O napansin nyo, non-stick na nga mga ateng. So hindi pa ako nakontento. Another egg ulit. Ang galing niya mga ateng kahit isayaw-sayaw mo pa yung itlog like that. Anyway mga ateng, base lamang ito sa naging experience ko sa pagbili ng non-stick honeycomb wok. So yun lang mga ateng, bye!